Ako nga pala si Marcos, isa akong researcher na nagtatrabaho sa isang sikat na TV network. Every month, ipinadadala kami ng aming boss sa isang lugar upang maghanap ng kwento na pwedeng itampok sa aming programa. Hindi biro ang aming trabaho, dahil ang kwento na kailangan namin hanapin ay napapanahon at kakaiba. Marami na akong research na naitampok sa aming programa. Karamihan dito ay well-praised pa ng aming boss dahil kung hindi mataas ang rating, umaakot ng award. October 18, 2002, sa Indang, Cavite. Sir, dito na po yung address na tinutukoy niyo. Sabay silip ng driver sa akin sa loob ng tricycle. Maraming salamat po sa paghatid, sagot ko sa kanya. Bumaba ako ng tricycle at iaabot na sana ang pera nung napansin kong nakatitig si Manong sa apartment building na aking tutuluyan. Tulala ito at kita sa mata ang pangangamba. Manong? Tawag ko dito. Agad naman humarap ang tricycle driver sa akin at bumulong ito. Pwede ka pang maghanap ng ibang tutuluyan, iho. Ngiti na lamang ang isinagot ko sa tricycle driver. At bigla ko narinig ang masiglang pagbati ng isang matanda. Marcos, kanina pa kita hinihintay! Pagbati ni Nana Berta na may-ari ng apartment. Nabanggit sa akin ni Michael na ngayon ka nga daw darating, sabi pa nito. Ngumiti na lamang ako at tumungo kay Nana Berta. Naglakad na kami patungo sa apartment nang marinig ko ang tricycle na paalis na. Lumingon ako dito habang iniisip ang sinabi nito sa akin. Mabuti na lamang ay inirekomenda ito ng aking kaibigan na si Michael. Hinatid ako ni Nana Berta sa unit na aking nirentahan. Unit 307 daw ang na-assign sa akin. Ang unit na ito ang aking tutuluyan sa tatlong araw na aking pananatili upang gawin ang aking research. Napakaganda ng apartment na pagmamay-ari ni Nana Berta. Mukhang bagong pintura pa ito dahil sa paglalakad mo pa lamang sa hallway ay maaamoy mo na agad ang matapang na pintura. 7 PM nang natapos kong ayusin ang aking mga gamit. Nakaramdam ako ng gutom at nag-decide na bumaba sa tindahan ni Nana Berta upang bumili ng hapunan. Paglabas ko ng aking kwarto, napansin ko ang isang salamin na nakadikit sa pader ng aking unit. Inayos ko muna ang aking buhok sa harap ng salamin bago tuluyang lumabas ng unit at bumili ng makakain. Pagbili ko kay Nana Berta, ay agad naman akong bumalik sa aking unit. Sa aking paglalakad sa hallway, napansin ko ang pundilong ilaw sa labas ng aking katabing unit. Patay-sindi ang ilaw nito. Pagkarating ko sa harap ng apartment, sumilip ako sa loob. Ngunit wala akong naaninag dahil nakapatay ang ilaw. Ang apartment na ito ay Unit 306. Habang hinahanda ko ang aking pagkain, nakareceive ako ng email galing sa aking boss. Agad ko namang binuksan ang aking laptop upang basahin ang mensahe. Nangangamusta ito at nagtatanong kung nakarating na ako sa Cavite. Agad naman akong nag-reply at sinabing maayos akong nakarating. Pagkasend ko ng email, ay isang malakas na sigaw ang aking narinig. Hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan ng mga oras na yon. Para bang ako ay naparalisa sa lakas ng sigaw ng isang babae. Para itong sumisigaw malapit sa akin at humihingi ng tulong. Agad akong lumabas ng aking unit. Sinilip ko kung may komosyon sa labas, ngunit tunog lamang ng kuliglig at motor ng tricycle ang aking narinig. Mabilis akong pumasok pabalik, nilibot ko ang aking unit, at pinakiramdaman kung maririnig pa ulit ang sigaw ng babae. Ngunit wala na akong kahit anong ingay na narinig pa ng gabing iyon.
6 a.m. nang ako ay magising upang maganda sa aking unang araw ng research. Pagbaba ko sa apartment building, sinalubong ako ni Nana Berta na nagwawalis ng mga oras na yon. Isang magandang pagbati at ngiti ang isinalubong ni Nana Berta. Napansin pa nito ang aking maagang pagising. Sinabi ko na lamang na marami akong gagawin sa unang araw ko at kailangan kong maging productive. Palabas na sana ako ng gate ng apartment building nang maalala ko ang sigaw kagabi. Tinanong ko si Nana Berta kung narinig niya ito, ngunit wala daw itong narinig na kahit anong ingay. Kinalimutan ko na lamang ang pangyayaring iyon. Inisip ko na ito'y guni-guni ko lamang nang dahil sa sobrang gutom. Tuloy na akong lumabas ng gate at sinimulan ang unang araw ng aking research. Exactly 9 p.m. nang ako'y makauwi sa aking unit. Saktong biglang pagbuhos naman ng isang malakas na ulan. Dumiretso ako sa CR upang maglinis ng aking katawan. Habang kinukuskus ko ang aking paa, isang malakas na sigaw na naman ang aking narinig. Nanlamig ang aking buong katawan. Ramdam ko ang daloy ng kilabot mula sa paa hanggang sa aking ulo. Ang ingay na iyon ay mas malakas at mas nakakatakot sa sigaw na aking narinig kagabi. Ngayon, sigurado ko na ang sigaw na iyon ay galing sa aking katabing unit, Unit 306. Agad akong lumabas ng aking apartment. Nagtataka ako na walang tao sa labas ng hallway. Para bang ako lang ang nakakarinig ng sigaw ng isang babae. Sinilip ko ang bintana ng aking katabing unit at kagaya kagabi, madilim ito at para bang walang tao sa loob. Hindi ako mapalagay ng mga oras na yon. Bumalik ako sa loob at sa sobrang panik ko, di sinasadyay na bangga ko ang salamin at umurong ito. Nagulat ako sa aking nakita. May butas sa pader na nasa likod ng salamin. Ito ay kasing laki ng sentimo at tagos sa Unit 306. Dahan-dahan kong inilapit ang aking mga mata sa butas. Ngunit ang nakapagtataka ay kulay blue lamang ang aking nakikita. Nagdesisyon ako na sabihan si Nana Berta tungkol sa nangyari. Agad akong bumaba sa apartment nito. Pinilit ko ito na puntahan ang katabing unit, ngunit nagulat ako sa kanyang sinabi. Walang nakatira sa Unit 306. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi ni Nana Berta, pumunta kami sa unit na ito. Upang patunayan, binuksan niya ang pinto gamit ang susi. Pagbukas ng ilaw, isang bakanting unit lamang ang tumambad sa akin. Wala itong kahit anong gamit sa loob at kahit anong pintura. Isang sementadong unit lamang ito. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Malinaw sa akin ang ingay na aking narinig. Isang babae ang nangangailangan ng tulong. Makalipas ang 10 minuto nang ako ay mahimasmasan. Humingi ako ng paumanhin kay Nana Berta sa istorbo na aking naidulot. Kita ko sa mukha nito ang pangamba para sa akin. Dahil na rin siguro sa kakaibang kilos na aking ipinapakita. Bumalik ako sa loob ng aking apartment. Pinilit kong matulog ng gabing iyon, ngunit hindi ako dinadalaw ng antok. Naisip kong silipin ulit ang butas sa pader sa likod ng salamin. Ngunit kagaya ng nauna, kulay asul lamang ang aking nakikita. Nag-decide na ako na maghahanap ng ibang apartment building sa susunod na araw. Dahil alam ko na hindi ko matatagalan ang nangyayari sa apartment building na ito. Ten a.m. nang ako ay magising. Nagbadali akong naligo at nagbihis
upang maghanap ng panibagong apartment. Pagbukas ko ng pinto, laking gulat ko at nakatayo si Nana Berta sa labas ng aking unit. Kinausap ko ito at humingi ng paumanhin sa nangyari kagabi. Nagpaalam na din ako sa kanya na lilipat ako ng ibang apartment. Naiintindihan daw ni Nana Berta ang aking desisyon. Nagtanong din ito sa akin kung maaari ba niya akong makausap at nagulat ako sa kanyang isiniwalat. December 11, 1999, may isang magandang estudyante na ngalang Alicia ang umupa sa isa sa aking apartment. 17 years old lang siya noon at galing sa Europa. Isang gabi, pinasok ng apat na lalaki ang kanyang unit at ginahasa. Kinabukasan, nakita na lamang si Alicia na nakasabit sa kisame at wala ng buhay. Base sa imbestigasyon ng mga pulis, nagmatch sa similya ng aking asawa at tatlong anak ang similya na nakuha sa katawan ni Alicia. Yan ang dahilan kung bakit mag-isa na lamang ako sa buhay. Ang aking mga anak ay nakakulong. Ginawa ko na rin ang lahat, ngunit hanggang ngayon ay hindi matahimik ang kaluluwa ni Alicia. Gabi-gabing naririnig ang ingay ng nakaraan sa Unit 306. Ako ay nagulat sa inilathala ni Nana Berta tungkol kay Alicia at sa kanyang pamilya. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang yakapin ito. Hanga rin ako sa kanyang tapang at lumaban sa buhay ng mag-isa sa kabila ng nangyari sa kanyang pamilya. Bago pa man ako umalis, naitanong ko kay Nana Berta ang butas sa pader sa likod ng aking salamin. Siya nga ho pala, may nakita kong butas sa pader ng likod ng salamin sa Unit 307. Tagos ito sa Unit 306. At sa tuwing sisilip ako dito, ay kulay blue lamang ang aking nakikita. Kumulot ang noo ni Nana Berta. Hindi niya alam na may butas doon. Hindi rin daw nito alam kung bakit blue lamang ang aking nakikita. Pero isa lang ang sigurado siya. Blue ang mata ni Alicia.